What's up mga kalok? So for today's content, magbibigay tayo ng 7 essentials tips for how to drive a scooter. Ikaw ay napupuwi, minsan nabubulagan, mata ay nakapi. Sa pagmamaneho ng scooters, hindi ito komplikado tulad ng mga manual motorcycle. Pero syempre, kailangan nating marunong tayo mag-balance at mga essential tips or yung mga kailangan natin tandaan muna bago tayo magmaneho. Natuto akong magmaneho ng scooters tulong ng aking kaibigan. Dahil unang-una noon wala pa akong scooter, so nangihiram pa ako sa aming kapitbahay. Pumupunta kami dito sa may PNR sa may Caloocan, doon sa may parking lot nila kasi malawak doon. So doon ako nagpa-practice para at least wala akong mababangga na ibang sasakyan, kasi sabi nga sa akin ng kaibigan ko na mas okay na mag-practice or magsimula dun sa open area para at least matututo akong lumiko or magmaneobra. Delikado rin magmaneho ng scooters. So, kailangan mo talagang mag-invest ng oras para matuto ka at maging komportable bago mo subukan sa mismong totoong kalsada. Dito sa Metro Manila, kailangan mo maging defensive driver or offensive driver. Pero sa susunod ko na sa inyo sasabihin kung ano ibig sabihin ng being defensive driver and offensive driver. So, tara, simulan muna natin kung ano yung 7 essential tips na pwede ko sa inyong maibahagi kung kayo magsisimula magmaneho ng scooters or kahit anumang motor. Number 1 tip, kailangan natin gumamit ng wastong helmet. Dahil alam naman natin, maraming gumagamit ng mga helmet na pangbisikleta na ginagamit nila pang motor. Para sa number 2, it's all about balance. Kung marunong kayong magbisikleta, hindi na kayo mahihirapan na magbalance gamit ang motorsiklo. For number 3, speed is your friend. So hindi nyo kailangan magmadali or magmabagal ng sobra, pero siguro okay na tumakbo kayo ng 5 to 10 kilometers o hanggang 20. For number 4 tips, get to know your accelerator. Yung accelerator, ito yung throttle. Yung nasa manibela ng motor natin. So, kailangan natin maging komportable or kailangan natin maging familiar kung paano siya gamitin or paano siya pigain. For number 5, accidental acceleration when braking. So, madalas ito nangyayari sa mga baguhan. Mas lalo na pag nararamdaman na nilang tumutulin yung motor nila, bigla silang magpepreno. So, bago mo yan gawin, isipin mo muna or kailangan mong tandaan kung ano ang pangharap at panglikod na lever para sa iyong preno. Sa paggamit ng preno, kailangan natin gamitin ito ng tama. So, ano ba yung tama sa paggamit ng preno? Kailangan nating malaman muna kung ano ang pangharap at panlikod na preno ng ating motor. At sa paggamit naman nito, kailangan natin dahan-dahanin ang pagpiga. Hindi natin kailangan biglain dahil pag ito'y ating binigla, pwede tayong madisgrasya. Number 6, the pitfalls of sand, loose gravel, and potholes. Ang buhangin at ang mga maliliit na graba or ang langis na nasa kalye, e isa ito nating kalaban. Mas dahil pwede itong mag-cause ng aksidente sa atin dahil mabilis mag-skid ang gulong ng scooter or kahit anong motorsiklo once na ito'y nasagasaan mo. Sa magandang paraan para maiwasan ang pagkasemplang pag ito'y yung nasagasaan, kailangan yung magdahan-dahan, yung talagang dahan-dahan, or kailangan yung ibaba ang yung dalawang paa para makapag-balance kayo maigi. At meron pang isa, ang potholes o yung mga imbornal or yung mga lubak na malalalim. So, kailangan natin itong iwasan o kailangan nating maging alerto pag ito'y nakikita na natin malayo pa lang. Number 7 tip, driving people on the back of your scooter. So, sa madaling salita, ang pag-aangkas. Ang pag-aangkas sa motor ay hindi rin madali, mas lalo na sa baguhan. Dahil kailangan mo ng additional balance para ito'y mapatakbo or maging komportable ka sa pagmamaneho. Sa pagmamaneho ng may angkas, meron tong karagdagang bigat, so kailangan mong magdagdag din ng balance dahil iba ito kung ikaw lang yung mismong nakasakay. So kung nagbabala kayong mag-angkas, siguraduhin nyo munang
komportable na kayo dahil unang-una, dalawang bigat na ang iyong dadalahin sa inyong motor. At bago nyo gayain ang iyong misis, kaibigan o asawa, isipin nyo munang mabuti kasi mahirap maaksidente, mas lalo na pag may angkas. Mga kaloks, yan ang 7 essential tips ko sa pagmamaneho ng scooters. So sana makatulong po sa inyo, mas lalo na sa mga baguhan. And yun na. And then, meron rin akong additional tips pa. So, huwag niyong kalimutan gumamit ng side mirror, busina, at ang iyong signal light. So, this is Loki Moto. Peace out! Ikaw ay napupuwi, minsan napubulagan, mata ay nakapi.